Riku, ingin ketemu. So, welcome back nga pala sa aking cooking channel. Ako nga pala ang kusina buddy ninyo. At today, gagawa tayo ng very simple yet very delicious na panghimagas. Ubitoron nga pala ang tawag dito. So, umpisa na natin sa paglalagay ng konting coconut cream sa ating bigas na malagkit at konting tubig. At yung ginamit kong coconut cream dito is yung nasa kan na. Kalahati muna yung ginamit natin dito kasi gagamitin natin yung other half later. So, saingin muna natin to for about 20 to 25 minutes, okay? So, ayun nga, no? Kapag nakita nyo nag-reduce na yung liquid content ng ating sinasaing, pwede nyo nang ilagay yung another half ng coconut cream. Ayan. At kung ganyan yung kakalabasan nung inyong sinaing, medyo creamy pa, medyo basa-basa lang yan, okay lang yan, walang problema yan. Ayan, kung napapansin ninyo, medyo wet pa siya. Okay lang yan. Walang problema yan. Kasama sa flavor yan. At pagkatapos, maglalagay na tayo dito ng ating ubi condense. Konti-konti lang ilalagay natin muna dito kasi masyadong matamis yung ubi condense natin eh, okay? Hanggang sa ma-reach lang natin yung kulay na ina-achieve natin or hinahabol natin. Tapos magdagdag lang tayo ng konti dito kasi mukhang kinulang. Ayan, mukhang okay na. Okay, tayo na't magbalot-balot dito. Sa tingin ko makakagawa ako dito ng mga 10 to 15 pieces kapag medyo malalaki. Pero dahil pambahay lang to, medyo malaki yung gagawin ko. Pero pwede kong gumawa dito ng much smaller size. Pwede nyo rin pambenta to. Malaking tutubuin nyo dito. Actually, kinosting ko na to eh. Kapag small size or medium size lang yung ginawa nyo dito is malaki yung magiging profit ninyo. So, yun nga, no? Nakagawa tayo ng 15 pieces dito, mga kabady. Tara na, i-defry na natin to. Oh, Baguio Oil. Ang tagal na kitang ginagamit. Bakene, man. At pag maglalagay kayo ng mga ipiprito nyo or mag-defry kayo, laging palayo sa inyo. Tip lang yan, mga kabady. Para hindi kayo matalsikan ng mantika. Nice. At yung cheese nga pala na ginamit ko dito is ordinary cheese lang, yung cheddar. Hindi na ako gumamit ng quick melt dito kasi mas gusto ko yung may nakakagat eh. Okay? So ayan, almost ready na yung ating ubi toro. I-plate na natin to. Pangit?